morning sa inyo, magandang araw sa inyo mga ka-idol. Nagahanap po ba kayo ng magandang pick-up na pang daily use po ninyo, pang gamit ninyo sa trabaho, pang negosyo ninyo? Anong brand ba yan mga ka-idol? Meron ako dito, maganda, Isuzu D-Max. Natsambahan ko lang, idol, na napadaan ako dito sa Isuzu Commonwealth. At syempre, matagal na tayong in-invite dito ng ating kaibigang ahente, no? Now we're in, talagang medyo wala akong time dahil medyo malayo sa akin. But since na kailangan ko rin gumawa ng content for this particular pickup, then alam kong namimiss nyo na rin makita itong ganito klaseng pickup. Okay, so this is our opportunity para maikutan po natin ang unit na ito. Price, promo, magiging monthly niya, at yung mga color available. Okay, pakilala ko kayo sa aking ahente. Okay, idol, pakilala ka naman sa mga followers natin dito. Hi, this is Mark Anthony Hoya, sales executive of Isuzu Commonwealth. At your service, kasama ko ngayon si Idol. Ayun mga idol, ayan. Kung sakaling naghahanap po kayo ng Isuzu trucks, okay, SUV gaya ng MU-X or itong D-Max, punta lang kayo dito sa may Quezon City, no, sa Commonwealth. Ayan po. Ayan. So, kitang-kita po yung kanilang dealer dito, mga ka-idol. Kaharap lang nito yung Ford Commonwealth. Okay? Pero, siyempre, medyo magkalaban yan. Okay? Pero, magkaiba naman po sila ng niche, ng market. Eh, kung for business purpose lang naman, mga ka-idol, eh, mag-D-Max ka na, mga ka-idol. Okay? So, idol, magkano ba ang price ng, ng unit na ito? Price ng 2023 Isuzu D-Max namin is 1,440,000. So, this one is a middle variant po ng top of the line? Yes, bro. It is a 3.0 engine, okay. 4x2 automatic turbo diesel. Yun, okay. So, magkano uli ang price? 1,440,000. May promo ba siya ngayon? Actually, meron siyang promo down payment for as low as 148,000 down. Tapos, enhanced ko lang nga yung sa 148,000 down. Naka-enhance na po yung seats ng Isuzu D-Max. Naka-free leather seats kayo. Free genuine leather from our supplier, Auto 88. Then, inclusive na po dun yung comprehensive insurance, chattel mortgage fee, at saka 3 years LTO registration, sir. At may libre pa siyang bedliner, di ba? Yes, sir. Meron siyang libreng bedliner sa likod and rail guard. Rail guard. Yes. Ayun, no? Yan, mga ka-idol. Kaya kung naghahanap po kayo ng sulit na pick-up, pang business use, mga ka-idol, mag-UX na kayo. So, pakita namin sa inyo yung exterior, mga ka-idol. Ito po yung harapan niya. Ayan, no? So, ito po yung signature ng bagong D-Max ngayon. As you can see, malaki po yung kanyang headlamps na halogen po yan, bulb type po yan, bulb type din dito, mga idol. Meron siyang massive grill dito, at syempre, ito po yung kanyang parang panel niya, no? Parang cobra siya tignan, itong dalawang to. Yan na po yung bagong signature ng ating Isuzu. Okay? Napakalaki, very sporty, and aggressive look, mga idol. So, sa gilid, pakita po namin sa inyo, ito po yung kanyang design. Ayan. Meron siyang over fender cladding dito. And then, two-tone po tayo. Tapos, ito po yung kanyang alloy wheels, no? Yung tire niya. 18-inch alloy wheels ito, mga idol. Ayan, no? Tapos, naka-ventilated disc brake na po yan. While yung sa likod naman po is drum brake. Okay, yung suspension po niya is double wishbone po yan. Okay, independent double wishbone. Okay, sa likod naman po ay semi-elliptical deep spring. Kasi pang cargo purposes, meron siyang rigid axle body, so pang heavy duty. Yung 1-ton payload capacity niya maning-manipo. So wala kayong magiging problem sa suspension niya. Oh, so when it comes to engine naman, pakita namin sa inyo. Buksan natin, idol. Okay, idol. Ayan. Ito yung idol yung engine niya, yung 3.0 engine. Ang turbo na gamit niya is VGS, Variable Geometry System. So, nag-ano siya, yung
dito, adaptive kasi yung variable geometry system, depende sa driving habits mo. So, kapag abrupt acceleration ka, ibubus niya yung power. So, para kang nagda-drive rin ng gasolina. So, yun ang kagandahan ng PGS. Okay, so this one is a 3.0 liter. Yes, brother. Okay, 3.0 liter at 190 horsepower. Tapos, 450 Newton meters ang torque niya. Okay, tapos 6-speed. 6-speed automatic transmission. Sequential gear shifter siya, so pwede niyong gamitin yung manual at saka automatic driving mode niya. Oh. When it comes to Isuzu, no, medyo skeptic yung iba, no? Kasi sabi nga ng iba, kapag bumili ka ng Isuzu, okay, matik na kagad na mabibrake daw yan, tapos maingay ang makina. So, totoo ba yun, Idol? Actually, brother, naka-enhance na yung engine ng Isuzu D-Max. Ang gamit ng D-Max na engine is 4JJ3 series. Carbon composite yung metal niya, so meaning lightweight, napakagaang, pero napakatibay pa rin. So, yung vibration niya, lessen na siya. So, tahimik. Pagka ini-start mo at saka naka-idling speed ka, hindi mo masyado maririnig na yung vibration. At ang kagandahan sa Isuzu, kasi truck-based engine kasi siya, matibay, ang gamit niyang belt is timing chain na. So, parang lifetime mo na magagamit to. So, kahit ilang taon, ang maintenance mo lang siguro, pagpapalit ng mga langis, oil filter, fuel filter. So, kahit dekada na ginagamit mo yung sasakyan, talagang hindi ka makakaranas ng engine breakdown. Kasi talagang matibay talagang engine yun ng Isuzu D-Max. And share ko lang sa inyo mga ka-idol, no? When I was in Toyota, no? Meron ako isang customer na Chinese. No, ang ibinabangga niya sa akin is yung Isuzu D-Max. Sobrang fanatic niya sa D-Max, mga ka-idol. Ilang beses ko na siyang binabali sa Hilux. And this company is one of the leading company na nag-o-offer po ng mga equipment para sa mga fast food chain, mga ka-idol. Kaya nung in-offer ko sa kanya, medyo talaga nahirapan akong baliin siya from Isuzu going to Hilux. Then I found out siguro after 1 month, Idol, binisita ko yung kanyang opisina. Bumili pa rin talaga ng Isuzu. Langya, ibig sabihin, talagang napaka-reliable talaga sa kanya ng Isuzu. At ito, take note mga ka-idol, ginagamit po ang Isuzu for mga ahente. Alam nyo ba yung ahente ng gulong, gaya ng Bridgestone, Michelin? Tignan nyo, Isuzu gamit nila. Pandorobo nila from Luzon to Mindanao. Nako mga ka-idol, kaya kung ikaw ay negosyante mga ka-idol, mag-Isuzu ka na lang mga ka-idol. Dahil siguradong sulit yung pera mo na binayaran mo mga ka-idol. At hindi ito agad-agad binibenta dahil ito po ay hindi pang buy and sell. Porke po ang unit nila mga ka-idol. Okay? So, pakita naman namin sa inyo yung interior niya mga ka-idol. Yeah. Tara, let's go! Let's go. Ito tayo. So ayan mga idol, yung kanyang interior, ano, very basic lang mga ka-idol, no? Pag sinabi mong basic, hindi mo kailangan na sobrang high-tech. Dahil pag gumamit ka ng pick-up, hindi mo kailangan ng maraming seremonya, hindi mo kailangan mag-yoga or mag-meditate sa loob. Yung tipo bang magagamit ko agad, i-drive mo na agad mga ka-idol, di ba? Including yung mga, yung seat adjustment, hindi mo kailangan ng power niya mga ka-idol. Swivel type lang, konting ano, takbo ka na agad, what if kung mataba ka? Matanda ka na, mahirapan ka kung maraming seremonya, di ba? Yeah, so yun ang kagandahan po ng Isuzu mga ka-idol. Okay, ito po yung kanyang ano, yung kanyang door panel, no? It's mated with black interior, okay? Meron siyang mga accent dito, tapos silver accent, yeah. Tapos meron siyang itong fabric dito, no, sa kanyang armrest. Power naman yung kanyang window, tsaka yung meron siyang power track or power folding switch. Okay, nandito naman yung sa kanyang mirror adjust, okay? Then pagdating naman dito sa kanyang dashboard, ito po yung kanyang dashboard ngayon. Ito na po yung bagong itsura ng dashboard ng ating Isuzu D-Max. And then meron siya ditong compartment para maglagay kayo ng cellphone or mga coins whatsoever. Nandito na rin po rin yung kanyang hazard lights. Okay. At yung kanyang steering wheel, 3-spoke po ito.
And then, ano bang features meron dito, sir? Bali, ang features nito, meron siyang voice command button. Mm-hmm. Kapag nakalink yung phone mo, okay, meron pagsagot sa phone ng call at saka yung end call. Mm-hmm. May volume rin siya. Then, meron rin siyang, tawag dito, yung sa tuner para dun sa AM, FM radio switch niya. Okay. Then, yung switch para sa trip computer. Okay. So, dito, ang napansin ko lang wala siyang ano, no, yung cruise control. Yeah, no. Wala siyang cruise control because it's available lang sa 4x4 automatic na D-Max. Okay. And yung ating infotainment, ilang inch itong infotainment? 10.5 inch na infotainment siya. Apple CarPlay at saka Android Auto ready na po siya. Once na nakakonek yung cable nyo sa phone, so, mag-mirror link na kung anong apps yung pagagamitan nyo dun sa infotainment niya. So, lalabas dun sa screen. Ayun. Tapos yung kanyang tachometer idol, oh, yun, very classic pa rin. Yeah. Ito po yung pinaka-basic. Normally kasi ngayon, mga digital na yung itsura. No? Pero sa kanya, niretain pa rin niya yung pagiging classic po ng ating tachometer natin. And then, ito po yung kanyang, ano, kanyang upuan. So, gaya na sinabi niya kanina na yung upuan po natin may free leather na po siya. Tapos, napakatambok po ng mga bolsters po natin. Ayan, no? Matambok din po yung dito banda. And, mukha naman talagang komportable, idol, di ba? Yes, tama. Ayan, genuine leather yan. So, magandang quality to. So, galing sa ibang bansa pa yung balat na ginagamit dyan. So, two-tone tayo, idol. Yeah. Yung ceiling po natin may pagka light gray po light yan. Light gray, tama. Madali siyang linisin. Oh. So, hindi nagbe-blend minsan sa mga dumi. Madali siyang punasan, ganun. And then, meron tayong mga grab handle dito. Yes. Meron tayong map lamps. Tapos, lagayan po ng ating shades. Check natin to kung meron bang ano. Dito wala sa mirror, wala sa passenger ano lang side. So may grab handle din tayo sa pillar. So ilang ano to, ilang speakers? O speakers meron dito. Meron siyang 4 speakers tsaka dalawang pillar type tweeter. Okay. Pagdating naman sa airbags natin, ilan to? Dual airbag, driver and passenger. Okay, so yun basic lang rin mga ka-idol no pagdating sa kanyang safety features. Okay. Hindi mo kailangan ng sobrang high-tech pagdating po sa safety features. Importante po na tayo po ay medyo maselan or maingat po mag-drive. Okay? Importante po yung presence po natin or yung focus po natin sa pagdadrive natin. So, nandito tayo sa rear seats, no? Yung second row po natin. So, ganun pa rin yung material niya. Tapos, meron siyang Air vents, blower. Ayan. Then, ayan, meron rin siyang USB port para sa cellphone charging features. Meron rin siyang tawag dito yung hook para dun sa hanger. Ayun. Sa mga mahilig po maglagay ng mga doggy bags or yung mga pang shopping bag po natin, pwede po yan dito or yung mga damit natin na medyo may iksi lang ano. Ayan. So yes, dito may compartment pa siya dito sa likod. Yes, ano? Actually may dual compartment siya. Ito, okay, sa ilalim. Ayan. Yeah, dual compartment. Ayan po, idol. Oh. Ayan. So, pwede pa siya maglagay dito ng additional tools, ano? Yes. Ayan. Then, so, sa likod naman, dito yung lagay ng, ano niya, yung jack and pull box. Okay. Ayan. So, ayan. Kasya pa dito, isang Armalite, idol. Tama. Kahit anong baril pwede itago. Ayan. And then, napansin ko lang, ano, meron siyang roof rail dito, rail, no? Yes, And then, yung kanyang antenna naman ay pull type dun sa harapan. Pillar type, yeah. Okay, type. And then, eto naman ay LED na, yung third brake light. High mount stop lamp. Okay, yun. Tapos, eto po yung kanyang bed. Ayan. Bed liner. Ito yung rail guard na sinasabi ko kasama. Ito daw yung rail guard, idol. Ayan. Yes. So, sa likod, meron tayong reverse camera. Then, may lock na rin tayo dito. Yes, Ayan. Meron din tayo ditong reverse sensor. Yes. And then meron tayo ditong step seal na para guard po sa atin na every time na maglo-load tayo or aakyat tayo dito. Check natin kung magaan ba. Ayun, kaya naman ng isang kamay. Ayan. And matibay siya, idol. Oh.
Oh, yung iba kasi dito parang ano lang eh, parang cable flat lang ano. Bar, medyo conventional siya pero matibay siya, heavy duty kahit na ilang bukas sara hindi siya basta-basta masisira. Okay, so, pagdating naman sa tail lamps natin, bulb type pa rin. Yes. And then ano to, LED ba to? Yes, o LED yung ano niya, yung brake lamps niya. Aha, ito ang LED, yes. Tapos ito bulb type na, no? Yes, tapos meron siyang reflector dito. Yes, sir. Ayun. Bali ito kasi ano to, isang reverse fog light at saka isang backing light. Oh, okay. Ayun. So ayan, idol, yung kanyang 3.0 liter po siya. And then yung kanyang spare wheel nasa ilalim. Yes, nasa ilalim. So anong gamit na ano niya? Ano pa siya? Yung steel rim o same hollow? Nakamags na rin siya. Nakamags na rin. Oh, ayan, idol, ha? Napakaswerte nyo. Dahil yung iba dyan, steel rim lang ang gamit. Pero sa kanya, nakamags na. Donut type pa. Pag spare tire, naka-donut type lang yung iba. Ayun. Ngayon, idol, ano? Quick review lang tayo dito sa ating Isuzu D-Max. Okay? Kung sakaling may kursunada po kayong ibang vehicle or unit po dito sa Isuzu, punta lang kayo dito sa Isuzu Commonwealth. At nandito po yung ating ahente. Ilalagay po yung kanyang number dito, mga ka-idol, para madali niyo po siyang makontak. At napakadali po niyang kausap. Okay? Napakadali po niyang i-contact, mga ka-idol. Kaya kung naghahanap po kayo ng pick-up or SUV gaya ng MU-X, pwede po kayo mag-ask ng test drive sa kanya, mga ka-idol. Sa lahat po ng mga Isuzu na na-meet ko, ito po yung very convenient kausap. Madaling kausap at syempre, mga ka-idol, entertain talaga kayo. Kaya kuha na kayo ng bagong Isuzu, mga ka-idol. Okay? Thank you!